This is Madam Chef. For today's vlog, ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tamang proseso ng paggawa ng Panaflex with clear sticker. So ito yung mga ano guys, yung mga Panaflex na ano, yung lalagyan namin ng ano ng clear. May mga print na to. Ayan guys. Ayan. Tapos na yan, naka-print na yan. Pinapatuyo lang talaga yung ink para paglagay ng clear kasi lalagyan ng tubig tsaka shampoo ano siya hindi matatanggal yung ink. Ayan guys, ito yung Panaflex na wala pang clear. Ayan siya. So kailangan talaga siya guys malinis yung ano yung Panaflex natin para pag paglagay natin ng clear wala siyang mga alikabok. Kasi kitang-kita, lalo na dito sa design ng Fiesta Gas, puti lang at saka blue. So, kailangan malinis. Kailangan linisan mo na bago maglagay ng tubig at saka clear sticker. So, ito naman yung clear natin, guys. Ayan yung clear. So, ito yung clear natin, guys. Ayan. Kung nakita nyo. Ayan. So, kailangan din siyang isukat. Kung gano'ng kalaki yung Panaflex natin, gano'n din kalaki yung clear. Para hindi siya masayang. Ayan. So, ayan si ano, si Motor J. Ayan. Nasukatan na yung ano, yung Panaflex natin para hindi masayang yung clear. So, ito na guys, ayan. Yung Panaflex natin, kailangan talaga siya lagyan ng tubig. Yung tubig naman, may halo yung shampoo. Ayan siya. Tapos, ito yung clear. Ito yung ginupit kanina. Kung gano'ng kalaki yung ano guys, yung Panaflex, gano'n din kalaki yung ano natin, yung clear sticker. So, ayan na guys. Tutuklapin na namin yung ano, yung clear. So, ito yung clear sticker, guys. Ayan, ilalagay na natin dito sa Panaflex. Ayan. Tapos, ayan, kailangan siyang haguri ng maayos para didikit. Ayan. So, kailangan din siya ng tubig at saka shampoo, guys. Ayan. Napansin nyo, ayan, may mga basa-basa dito sa ilalim. Tubig yan at saka shampoo. Ayan. Tapos, yan lang. Kailangan lang ng hagod para lalabas yung tubig sa ilalim at didikit yung clear natin. Ito guys, hindi to siya, no? Hindi to siya tarpaulin. Ang tawag naman ito ay Panaflex. Ito yung gagamitin para sa ano, yung mga signage. Ito yung ginagamit. Pero, dito pa rin siya piniprint sa machine. Yan. Dito pa rin siya piniprint. Ang kaibahan ng ano, ng tarpaulin at saka Panaflex. Makapal tong Panaflex. Yan.
pang outdoor talaga siya. Para kahit daanan ng ulan, bagyo, magtagal siya. Hindi katulad sa tarpaulin, hindi siya pwedeng gawing signage. Lalo na pag maarawan, maulanan, hindi pwede. So, ito na guys. Patapos na yung hagod. Ayan. Kailangan siya ng padiin na hagod. Sa Bisaya pa, pinaduot. Kailangan siya iduot o mayo guys. Ayan. Duot pa. Ayan. Kita nyo guys, ayan. Kailangan alisin yung mga tubig-tubig dyan. Para maganda yung resulta. Kasi pag hindi siya masyadong hindi maayos yung pagkahagod guys, magbubbles yan. At saka, syempre, matuklap yung ano natin, yung clear. Ang gamit naman ng clear guys, para yung kulay niya, ito, yung print niya, tatagal yan. Kahit mainitan siya, hindi siya agad magpifade. Pwede naman siyang i-direct na ano, ikabit sa signage, kahit walang ano, clear. Kaso, yung kulay niya, habang tumatagal, magpifade yan. Compare pag merong clear sticker. Tatagal siya. Para sa, para siyang ano guys, relasyon. Tatagal talaga. Ayan na siya guys. So, kailangan lang natin pa anuhin. Dapat mag-absorb yung ano, yung clear dyan. Ayan guys. Kung napansin nyo, kung may clear, kitang-kita yung ano, yung kulay, yung print mismo. Ayan. So, ito pa yung una guys. May kasunod pa to. So, ayan guys. Ito na yung pangalawa nating ano, Panaflex. Same pa rin yung procedure. Hahagurin pa rin siya. Pareranig size. Yeah. Yung size naman nito, same yung ano, yung nauna. Bali, pangalawa pa lang to. So, ito na yung ano, yung malaking ano natin. Panaflex, guys. Oh, ayan. Ang size naman nito is 3x10. Ayan. Ayan, naka-roll pa yung dulo kasi maliit lang yung space namin dito. Ayan. So, ito yung pangatlo. So, ayun guys. I hope may natutunan kayo sa aking video. And guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Again, this is Madam Shy. Thank you so much!